through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my. My feet all the time, my Lord, I need you there. You are my line. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. I'd rather go alone my way. Hear me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my. Kini ang kapanahunan nga pamalandungan nato mga eksodo na ato mga kinabuhi. Uma na to makita ang ato eksodo si Lili. O
adunay mga gibilin nga matamiis nga kanang gibilin ni Bebe sa ato matang kinabuhi. Nato siyang mga anak, asawa, igsoon, kaparintihan, ug nato sa kanamo nga naa ilalong sa bandila sa salbisyon. So nanghinaot ako nga ang matapos sa kanato, maabot man yun na, hindi man nato kalikayan, why usa ka nato, mamubato rin nga kalimutan, kundi maabot ang panahon nga, ikatagdang panahon nga mabalik isa sa Ginoo. Apang adunay napaka-anindot nga saan sa Ginoo na gayon, diha sa baraan nga kasulatan, dili kita mahadlok sa ato nga kinabuhi tungod kay ang Ginoo na gayon nga mabot ang panahon o mag-andam siya purianan para sa matag-usa ka nato aron kung asa gani si Kristo at tuwaw sa kita. So, napaka-anindot nga saad nga angay nato nga pamalandungan kung na aron nga sa pag-abot unya nato sa kapanahunan makita nato ang ating hinigugma sa kinabuhi, makita nato ang ating Ginoo Jesu Kristo. So sa atong pag-umpisa, sa atong pag-service karon, atong awiton ang tamis takna sa pag-amsan. It is the time to think that we are coming to the Lord with a prayer. Tamis takna sa sa pag-ambo, paglipay mo ang biton ko, hangtod sa bungtod sa pisga, makitang puloyanan ko. Unod nung bisti, biyaan, ganting dayon, pagdawaton, unya dito, masayran ko, tamis takna sa pag-ambo. Usang abuta na angay sa mata ko sa kanato. Whether we like it or not, mga igsoon, there is a time na makaduol ta sa Ginoo every time. Why ingon nga bisag unsang oras makaduol ta sa pag-ampo? Makaduol ta sa pagpasalamat sa Ginoo, makaduol ta sa tanan natong mga pagbati. Kay siya andam mutubag ka nato. Nagaingon pa siya nga dili niya kita pagabayaan. Ang saad ni Kristo, there are 2,000 promises of God in the Bible. Apan, why usana na wala matuman? Ang tanan gituman niya. So salig lamang tayo so ang saad sa itong Ginoo. Itong Ginoo. Kaya mao ka na unya ang passport na ito.
paingon nga to sa kinabuhi na walay katapusan. Awit na to ang katapusan. Parang po pag-ibay mo ang titan ko ang tosa mo. Lord, pintak na sa ako ng Ginoo kami nagpasalamat kan mo. Ginoo, tungod ka rin mo. Gidala din yung nadapit na aron. Among paminawa ng inyong mga pulong, Lord, gabi na Ginoo sa mga niadin ni Ginoo, ikaw magapanalangin sa matag-usa. Ginoo, nga ang imong mga pulong, maitisok Ginoo sa mga kasing-kasing o punahuna, kay tungod kay samtang buhay pa kami Ginoo, nining kalibutan na, nagkinahanglan kami kanimo Ginoo. Tungod kay ikaw ang Diyos, nagamhanan o mangluluwas sa mga kinabuhi. Lord, pananginan mo Ginoo ang tanang bahin Ginoo sa mga pag-service kayo karon. Tayo baby nga imo nang gikuha. Ikaw Lord, maga please Ginoo sa tanan ng mga paminaw, labi na Ginoo sa mga pulong Lord. O ang among pag-awitan karong ang kahponon. Ang tanan Lord, ang mong ginabalik na alamang kanimo, tungod kay ikaw ang Diyos nga buhi sa mong kasing-kasing. Sa pangalan ni Jesus. Ato pang awiton ang kaduwang awit, Jesus ang atong agyan. What a prayer we have in Jesus. Then pagkatapos na ito awit sa unang istropa, atong paminawan si Ma'am Bensiang, Ma'am, ikaw mahatag kong tribute kay Arkay Bede. What a friend. Watching. Jesus ang atong agyan sa Ikaw man sabihin yung tagsa. Kaya ahong nanay o kagidang nanay magsuon, magkuwang agago. Aganda. Agida, kamanghuran. Ang mura po sa saog. Ya-ya kay kamanghuran man. Nana man doon ang mga kamanghuran, mga ya-ya o. Nana na ang gina. So, si Bibi arang kadurne kay bisan ang idang tatay. Amo pong kamag-anak kay agahong lula, si lula, amahan, inahan ni tatay, kudira kay Cipriano kudira man. Dati, tiyo-tiyong pod, kudira, sulod-sulod-sulod si Bebe. Ingon ko doon ni anak kaduol ang ahong pagbati ni Bebe. Wala mo ko'y chance nga mo, bisita ni Dadiri. Kay, dagan mo dapo kong trabaho. Lingon na ni anak ang mag-inusara. So it is a challenge ko. Ninyang nga, do not remain single. You will be like me. Kami na. You will be like me. Adulthood. So, si Bebe, atinira na nga ng Bebe, pero umuato mo sa Manila. Nagtrabaho mo sa dito sa Congress, under si Zane, Congressman Nicanor Iñiguez. Ito si Zane. Umuato dito to atong mga tao, Maduol, ngadto ni Manukanong,
Ato kadug nidza, nidza mo ay lantibya dito to, si tay bridge nga ko am. Kaya ara mo doon kabuotan ko niya. Buotan kadug nga na patubo si da nga o sa kabuotan nga sulukoon. Da, mayon ka dito o, nas baby, mayon tong mga tao dito sa opisina, kinsa may baby. Di man sa baby dito, Winces man si da, ang Winces law, giubos, gimubo lang mag-Winces. So, every time nga naay mo anha, mayon, nas Winces, dili na baby, kaya di man ka ma-entertain. Kaya di man sa baby ita nga dito. Ingon niya na ka, buutan si baby, si Winces. Ingon niya na si Zaka, masinugtanon. Ina na sa ka, matinabangon. Hantod nga, the last amount nga naas itang bursa, ihatag pa nila. Datingali si Lolo mag kuan nga asa ra pag imong kwarta sa imong pitaka wa naman. To the last amount ha. Kay mayon mga tabangi ko min si SB kay to ay akong pamilya mo na mga dukog passes nga makasakay mis vapor. Muli mi nga to slete kay nanay West Lete mo atong sugod. Dagang tangan to. Abtik nga nakita nga usab ka sulugoon dito sa Congress. Tungod sa idang pagkabuutan, nakita ni Manong Kanong nga kasaligan. Tungod sa idang pagkakasaligan, di promote siya na himo na siyang inspector sa Philippine Port Authority dito sa Manila. Inguna na sa kabuutan, pero naana niya ang Kristohanon nga pagkinabuhi kay when he was in high school, kauban ni sila. Dito sa high school sa RMI, dito na sa Cambete. Kuan na diha sa kuan? Dito Malitbog. Ah, Malitbog pa. Uban-uban sila dito, na may religion ganun nga Bible, may kanang kuan pod, kanang pastor nga mao'y mag-lecture dito. So na-influence na dito sa kinabuhi nga sa ka-Kristohanon. Minggawa sa idang kinabuhi, sa idang kasing-kasing, sa idang imahin sa idang kinabuhi, na naadoy pagka-Christian attitude nito. Manggihatagon, dali nimo siya subuon, dali nimo siya kanang duulon, hinana ang idang attitude, ang legacy nito sa idang kinabuhi nga muntabang kadun. Pero, ato mang nahibawaan nga, usa ka panultihon nga nag-iingon, the unbeatable foe of man is death. Ang dili mabuntog nga kaaway sa tao, mao ang kamatayon. Mabot gado na sa atong tinabuhi, dili ito na to, kalikadran, kay kana, how much we wrestle against death, we are still the loser. Till di gado sa kanunay. So, unsa may atong buhaton, aron kita makauban tang ato sa Ginoo. Magkapangalagan kita diha kaniya. Sama ni Bebe, kuan siya, usa sa ka-Kristohanon na kinabuhi nga, nagkinabuhi siya nga kanunay siya nga walay paglubad nga to sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Nga, ako nanghimduman nga dito sa hospital. Diadto pagadto ko ni Dagi kan sa ospital ng sa siya. Dito lang ikon sa ospital siya. Do na tingra to dance to do pero wala man sa makaingon ha kay sa mapukong natanawan lagi nga ingon ko kuno na kami sa rable na akong kinabuhi. Ana sa parang kada ko kudto gasto siya. Kay do harap to kaadlaw. Mayingon na sa nana nga ko ang 30,000 ang gasto. Ya, pero do na do sa gisulti na ho. Ingon siya. Ako lang mang isulti ba. Kanang nag-ambok dito ko siya nga taog ako man kawaon sa Ginoo o ako man nga taga-agbalatian dili gato ko taga-agbalatian nga mag-antos pas ninya kay duha naman hinoon unsa mi isang sir isang alaganan mo ko tunay akong ampo unsa pagkabaho na nga dito simbahan mo pa ko kay baho nga ingon din na natin bibi. Hindi, ayun siya nga, si tita, ayun nga, hindi mo ay nasa nga ito. Uha, ayun na si Bibin.
nagaingon ko. Usap ka pagampo kadod ko no niya. Request nila si Ginoo and he was granted. Gitubag ang isang pagampo kanunay ko nung nagaampo na nagaingon sa nga dili inta ko tagaag balatian nga mag-antos pa ang among anak maurarabaos ta. Ingon sila. Mao lagi be. Paminto alagi ng imong bata. Dalaan eh na misita siya. Hindi na pa kung itukanan. Isa mao ba? Ingko, nahalabi. Kay adaw pa parehan ako na mag-inusara ko. Nakitaan ko ni imong nag-inusara. Kanun ay mapunas ang mangutana na hog daw. Sarak ko. Kay ingon na may kadool kado. So nagpasalamat ko nga sa isang kinabuhi. Mahalukon siya sa Ginoo, buutan, masaka maadong amahan, na shape up ni dang isang anak, discipline ang isang anak, mutuman ka doon, na unsay isang ikuan. Pero tingali na po, umdili na po tingalista ng panahon, mutuman na lamang po sa niya kay, ako na doon siya, naanagoy isang ikuan, titulo. Tumunay akong gipasalamatan sa Ginoo sa isang kinabuhi nga ang isang pag-ampo gitubag. Tingon niya na sa atong mga kinabuhi atong i-acknowledge sa ang Diyos tungod kay siya may maghatag na to o maayong dalan. Dagang salamat to ang Diyos makapanalangin. Kanapun. Kinabuhi usab nga gibili ni Bibi nga kukain mong din siya. Huwag makatay usab ka kanaang influensya sa kinabuhi ni Bibi. Nga bisan anus a, dili ka na mawala sa ato nga mga pinauna o panindungan. So, awitin po usab na to ang pagkabulahan, pasalig ko, ang mananabang ko si Jesus, mahimayaon akong kalag iyan ko ang nagatubos. Kung mag-natutawit din eh, ang iyan ang usap na anak, na babae, o matag o trilyo. Para sa iyang pagkadulahan pagsaig ko pantay-pantay. So, tingin niya dapat lahat ng tao walang inaapi.
lahat ng may walang mataas, walang mayaman, walang mahirap, pare-pareho lang tayo. So yun yung dinimit sa akin. Tsaka, I think, si Papa, he lived a life purpose. He lived his what? He lived his life worthily para kay Lord, para sa mata. Nakita ko yun, daming nagmamahal sa kanya, daming lagi nandiyan para sa kanya kasi nandiyan din siya lagi para sa mata kanya. And gusto ko rin to take this opportunity to thank yung Salvation Army kasi parang pinigyan niya rin ng another meaning yung life niya after retirement. Kasi parang yung una, pagbago yung pag-retire niya, naging isda-isda lang siya, tapos parang after noon, yung nagkasakit siya, hindi na siya, tapos parang diba? Kasi yung pag nag-retire, wala nang ginagawa, parang iba ng ano. At least nung dumating kayo, parang meron siyang purpose na kailangan gawin. Tapos, marami siya natutulungan to the help sa inyo. So, thank you. Si Papa kasi minsan, although may time talaga, magkaiba kami na ng mga principles, magkaiba yung idea namin. Medyo, pero at the end, parang we accepted each other, respected each other's ideas. Tsaka, si Papa kasi ano eh, hindi rin siya masyadong parang pa-PDA. Parang ganun. So, pareha kami. Pero in a way, pag nandyan yung isa't isa, yung kailangan namin isa't isa, alam namin na nandun lagi. Tsaka, si Papa, alam ko mahal na mahal na kami. Lagi yung sinabi kanina ni Yaya. Alam ko naman yung talaga niya, lagi na kami inisip. Kaya nga, yun din ang inaano ko sa kanya kasi lagi na huwag niya na kami isipin. Kumbaga, dapat ka, lagi kong sasabi sa kanya, wala ka na dapat problemahin. Pero parang yun yung laging naisip niya. Na, kasi para mga sito, sabi ko, kahit anong mangyari, di ba? Siyempre, siyempre, ano ba naman ako? Siyempre, ako yung anak, di ba? Parang, kahit anong mangyari, siyempre, hindi yun ko babayaan, kahit na, di ba? So, yun. So, alam naman na mahal ka namin yung mama. So, alam namin na masaya ka ngayon kung nasan ka kasi maganda yung naging buhay mo. So, ang daming mo natulungan. May meaning yung buhay mo, yung existence mo. So, I'm sure pag medyo ka na, God will embrace you with all his heart because you've been a good children. You've been a good child to him. So, huwag ka mag-alala. Okay lang kaming mama. Kasi alam ko na okay ka lang doon. Saka okay lang yung lahat ng gusto mong mangyari, nangyari naman. So, nauna ka lang, susunod lang. Nandun naman kami, diba? Schedule lang yan. So, okay lang. Sige. So, ayun. So, sa lahat ng thank you sa pag-share ng last day ng Papa. Alam ko, masaya siya kasi mahilig siyang maraming tao. Mahilig siyang may mga pinapakain. So, I'm sure masaya siya. So, thank you. Lalo na sa Salvation Army, thank you. Hindi na itong kalimtan. Magabutan na. Tapos lalo para ka na ito sa itong eksyon. O naginawta ko na bulabay man ang datang mga adlaw, simana o bulan, tuig sa itong ginagawa. Tapos nagatawa ko na nagapabilin ang anindot na buka na gibilin dito. Sa kawa kanaan is doon na lang ko isang 5-2 time na itong gintutap ko dyan nga medyo. So iya kong gayin na lang. Ikaw na lang may amin ko ang kanaan. Basis kaya. So di po kumuka na. Di po si Bede di po kumuka palipat. Turun kay taas po ang amo ng mga kanaan kasinatian, kauman sa eskwela. Di po hangtod na oo, okay na. So, napakahindot ang iyan na sinukulit. So, salamat sa mga atong umay ito, magkapahulay ang utugyan, uban kang Jesus, pahulakan
sa pagsulat ko o pagtukaw sa iyang tumba. Tulay ang sama-sama tayo. Yun lang lagi niya sinasabi. Kaya
totoo yung sabi din nina na, hiningi na, ano ba to? Ayaw niya nung merong naagrabyadong tao. Diba? Ayan yung isa sa ano, isa nakita ko kay tatay. Talagang mararamdaman mo na andyan siya lagi din para sa'yo. Hindi po, marami man siyang naririnig, marami man siyang nalalaman. Yung ganun ba? Hindi po siya makakaringgan ng mga bagay na ano, negatibo. Kumbaga, laging positibo. At yun yung gusto ko kay tatay. Kaya, pag nandito kami, masaya lang. Masaya lang. Lalo tigit, yung tipo kulang na lang, tanan na, lahat na, no? Ihain niya ba? Buksan niya yung rep niya, kulang lang lahat, ilabas niya doon. Tay, wag na, tay, wag na, tay, wag na. Ganyan niya kami sa akin, hindi, sige lang, kain kayo. Yung si tatay. Kaya, grabe lang, yung inspirasyon na iniwan sa atin ni tatay. Sa hapon na ito, maikli lang po ang aking paalala sa bawat sa atin ng buhay pa. Diba? Kasi tayong mga buhay pa, masigit na meron pang privileyo para mag-wrap sa lahat ng mga plano na Panginoon sa buhay natin. Ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay ay isang pinakamahirap na pagsubo na nararanasan ng sino man sa atin. Diba? Naranasan ko noon na sunod-sunod tatlo may namatay na malapit na tao sa buhay ko. At last na namatay, pamangkin ko pa na panganay ng ate ko. Kaya, yung sunod-sunod ba, yung preparation din na binagawa ng Panginoon sa atin kapag ganyan na mayroong dumilisan na mga sa buhay natin is hinahanda rin tayo ng Panginoong Diyos. Kaya yan yung isa sa pinakamahirap na pagsumok na naranasan natin. At natural lang na magdalamhati tayo kapag namatayan. Natural lang siya. Kabilang sa ilang sa may hirap na damdamin pagdaraanan natin habang nagdadalamhati yung lungkot, sometimes iba galit, or kawalan ng pag-asa, pagod, pagkawalaan ng interes sa mga aktibidades niya sa buhay. Part kasi siya ng paghihinagpis. Ba, sometimes andun yung mga regrets, dun lang sometimes yun lang ang time para makapag-evaluate sa sarili tayo kung ano ba yung klase ng pamumuhay na ginawa natin while with that person na nasadyan sa ating harapan. Ngunit kasabay dito, ang mga nagdadalamhati ay kadalasang nakadarama din ng kapanatagan sa paghinanap nila sa Panginoon at lumapit sila sa Panginoong Diyos. Yung aliw ba? Yung comfort. Tinatanggap nila sa pangako ng Panginoong Diyos na sabi, mapapalad silang lahat na naghahapis sapagkat sila ay aliwin ng Panginoong Diyos. Habang pinapayapa natin yung ating damdamin, kapag tayo nagdadalamhati, sinisikap natin na maging positibo. Diba? Si Ninia, narinig natin sa kanya, di ba? Siya yung namatayan, pero wala tayong marinig sa kanya kundi mga positive na words. Kumbaga, tayo mismo, kapag tayo nawalan sa buhay, pag na ang Ginoo sa ating kasing-kasing, yung tipong masigit nating nakikita, yung mga ganda pa rin plano ng Panginoong Diyos, di ba? Sa kabila ng ating pagdadalamhati. Dahil mahanap naman natin talaga ang pag-asa sa Panginoong Diyos. Ang kabutihan niya, tatitigit ang plano niya ng kaligtasan para sa lahat sa atin. Ang pagdadalamhati, hindi na nga hulugan na wala kang pananalig. Kaya natural lang na umiyak, natural lang na sabihin natin yung iba, sinasabi na masyado exaggerated kasi yung iba talaga halos magpupasay, di ba? Natural yan, kasi even the Bible times, kapag nagdadalamhati pa ng mga tao doon, talagang nagsasaklat sila ng sak. Last doon lang sila sa templo, along the many days na kanilang pagdadalamhati, doon lang sila sa templo. Nagkukulong, nagiging parang mungha. So, natural lang siya. Pero hindi na nga mahulugan na wala tayong pananalig. At wala tayong pananampalataya. Kasi even Jesus, di ba, wept? Even si Jesus umiyak. Ang namatay yung kanyang pinakamatalik na kaibigan. Umiyak siya, iniyakan niya. So, it's natural feeling na malungkot, nagdalamhati kapag may nawalan tayo ng mga sa buhay. At alam naman natin na ang pagkakataon na daranas tayo ng sama ng loob, syempre, dalamhati, susubukin tayo kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Lalo tigit pag tayo Kristiyano, di ba? Sometimes kasi pag alam mo na ikaw ay nasa Ginoo, minsan we are questioning God, Panginoon, bakit? Ngayon, bakit siya? O bakit ngayon? Hindi pa ako ganito, hindi pa ganito. Naku-question natin ang Panginoon, it's a natural feeling natin bilang tao. Gayun man, ang gayong mga paghihirap ng damdamin, nagtumutulong din sa atin para masigit na maging mabuti. Diba? Ayusin natin yung buhay sa paraan na itinuturo ng Panginoon sa atin ayon sa Biblia. Ano ba yung katotohanan tungkol sa kamatayan? Ang kamatayan ng pangunahing surilani ng tao. Kaya sabi ni Ma'am Bencha kanina, di ba? That's the greatest, ano,
na hindi natin malalabanan. Talo at talo tayo sa huli kapag ang kamatayan ay kamatayan ay dumating na. Subalit, ang tao hanggang ngayon pinipilit hanapan ng solusyon kung paano nga ba magagapi ang o paano, ano yung kalunasan sa kamatayan. Subalit nagpapatuloy pa rin itong bigo ang tao. Diba? Kahit na marami kang pera, kahit na anong doktor ang tumingin sa'yo, basta pag tinawag ka na ng kamatayan, pag tinawag ka na ng Panginoong Diyos, wala nang makapipigil pa. Gusto man ng taong pigilin ang kamatayan, siya ay walang kapangyarihan. Yun din yung ayon sa Biblia. Sabi sa Ecclesiastes 8:8, di ba? Sabi sa Ecclesiastes 8:8, kung paano hindi mapipigil ng taong hangin, ganun din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Kaya hindi natin siya kontrolado. Kaya napakahalaga sa atin, di ba, kapag mamahal natin sa buhay, ay talagang tinawag na ng Panginoong Diyos, i-release na lang, no? Parang let go, hayaan na ibigay sa kamay ng Panginoong Diyos. Kasi ang Panginoong Diyos ang may control, not us. Kahit gano'n natin kamahal, kahit gano'n natin sabihin na huwag muna kong iwan kasi ang dami pa natin gagawin, dami natin plano sa buhay. Pero pag sinabi na ng Panginoon na kukunin ka na niya, kahit sino pa, walang makakahadlang. Sabi niya kahit hangin. Di ba? Yung kahit yung hangin, sometimes we can control it pa eh. Sa tulog na lugar, pero ang kamatayan, hindi natin kayang kontrolin. At ang Panginoon lang ang tanging nakakaalam kung ano ang meron sa kamatayan. Darating at darating. Ito ay darating saan man, kailan man. Madalas, biglaan. Diba? Masakit at di inaasahan na kapanahunan. Walang pinipili ang kamatayan, mahirap man o mayaman. O kahit ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, hindi rin makakaiwas sa kamatayan. So lahat tayo, sabi nga, schedule lang. Kanya-kanyang schedule lang tayo. Pero ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan? Sabi doon, nilarawan ng Biblia na ang kamatayan ay paghihiwalay. Ang physical na kamatayan ay ang paghihiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. At ang spiritual na kamatayan naman, paghihiwalay ng kaluluwa mula sa Diyos. Ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Yan lang ang meaning ng kamatayan sa Biblia na binigay sa atin ng Panginoon na malaman natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi sa Romans 6:23a. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng sumpa ng kamatayan dahil ang lahat ay nagkasala. Diba? Walang perfecto, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo nasa sumpa ng kamatayan, nasa ilalim ng sumpa. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala, sabi sa Romans 5:12. Sa Genesis 2:7, nagbabala ang Diyos kay Adan, di ba? Na ang kabayaran ng kanyang pagsuway ay kamatayan. So since then, from the beginning, for our first parent, andun na yung sumpa ng kamatayan na minana na natin sa kasalukuyan. Andun na yung sumpa niya. Dahil sumuway si Adan sa Panginoon kay Yahweh, andun yung kamatayan. Dahil siya yung first parent nating tanan, minana na ng generation hanggang sa generation natin ngayon. Walang pagsalang mamamatay ka, yung sabi ng Diyos, nang sumuway si Adan. Agad niyang maranasan ang kamatayang espiritual na naging dahilan ng pagtatago nila sa Cardinal Eden. Diba? Doon pa lang nagkasala na sila kaya nalaman na ni Eden na siya ay hubad sila ni Eva. Doon pa lang yung espiritual na kamatayan na paglayo sa kanila sa Panginoon ay nangyari na sa Genesis. Harapan ng Diyos doon sa punong kahoy sa halamanan, doon sila nagtago. Genesis 3:8. Kalauna, naranasan din ni Eden ang kamatayang physical. Namatay din siya afterwards, di ba? So doon sa krus naman, naranasan ni Jesus ang kamatayang physical. Sa Mateo 27:15, ang pagkakaiba ay namatay si Adan dahil siya ay isang makasalanan. Ngunit si Jesus, namatay na hindi nagkasala. At kusa niya lang ibigay ang kanyang buhay upang maging kahalili ng mga makasalanan na tulad natin. Katapos pinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan at kasalanan na magbangon siya muli sa patay at sa ikatlong araw. So doon nagapi yung kamandag ng kamatayan nung nabuhay muli si Jesus Christ after na siya ay namatay. Kaya sabi, saan naroroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroroon kamatayan ang iyong kamandag? Sa 1 Corinto 15:55. So, anong paraan maaaring magbigay sa ating inspirasyon sa pagpana may isang mahal sa buhay?
sa mahal mo para magpakabuti ka pa o tayo habang tayo nabubuhay. Una, samahan natin ang pananalig ang pagdadalamhati. Sabi nga, everything na nangyayari sa bawat araw ay matatapos din. Kumbaga, walang permanente. Diba? Even in a minute, in a second, in an hour, nagbabago ang lahat. So, andun dapat yung pag-asa natin na matatapos na matatapos ang gumpot. Diba? Hindi ba samang magdalamhati? Gayun man, maaari itong makasama kung lagi kang malungkot. Diba? Kailangan lagpasan pa rin natin. Di masamang umiyak, magdalamhati. Pero lagpasan mo. Huwag ka mag-stop over dyan for a long time. Kasi hindi na rin healthy. Diba? Baka afterwards tayo sumunod kay tatay. Kaya kailangan, dahil binibigyan tayo ng parang Panginoon ng buhay pa, we must go on, move forward, di ba? Isa buhay natin kung ano yung buhay ko na binigay at pinagkakaroon ng Panginoon. Ang pinakamagandang paraan para makayanan ng hirap na mawalan sa buhay ay ang samahan ng pananalig, ang pagdadalamhati. Pray lang lagi. Sipin mo ngayon ang mahal mo sa buhay na nasa Panginoon na. At kung ano ang kanyang ginagawa doon, sipin mo rin na mahal ka niya. Diba kaya sabi niya kanya, alam niya na mahal siya ni tatay. Alam niya na mahal silang dalawa ni nanay ni tatay. So yun, magandang ano ba, magandang mindset na gano'ng ang isipin. Na iwan man tayo ng ating mahal sa buhay, mahal tayo nila. Kaya lang, nakasakop kasi sila sa plano ng Lord. Nakasakop sila sa, ayun nga, sa schedule. Naulan lang sila at magkikita pa rin naman tayo pagdating ng araw. Mahal tayo ng ating mga mahal sa buhay na lumisan. Git sa lahat, ang pagkatuto tungkol sa daigdig, di ba? Kumbaga, masigit na madadagdagan yung pangunawa natin sa plano ng Panginoong Diyos, lalo tigit sa kaligtasan ng negatib ng kapayapaan, pag-asa at pananampalataya. Kapag sinamahan natin ng pananalig ang pagdadalamhati. Dahil alam ng Diyos ama sa langit na kaya na si Jesus Cristo ang tunay na makakatulong sa atin, taus-pusong pwedeng mag-comfort sa atin. Pangalawa, humanap ng tulong sa mga sa banal na kasulatan. Sabi mo, bukod sa mag-pray, basa ng Bible. Diba kapag talagang dadalamhati ka, kasi sometimes, ang tao, kapag kausap mo, sa either makatulong sa'yo, baka pag makapalungkutin siya pa ng gusto. Diba? Kaya mas much better na find your comfort in the Bible. Find your comfort sa Panginoong Diyos. At siya yung mag-aaliw sa'yo. At sinabi naman ng Panginoon, mapalad ang mga taong nahahapis, dahil aaliwin ko sila. Ayun ang pangako ng Panginoong Diyos eh. Kasi tayong tao, we have all weaknesses. Kung malungkot yung isa, malungkot ka rin. And sometimes, naipapasa. Kaya it's better to lean on sa Panginoong Diyos, lumapit sa Panginoong Diyos, para masigit na makakuha ng comfort at pag-move on ba. Ibaling sa Kanya, sa banal na kasulatan, simbahan, o mga bagay na makakatulong sa'yo, makalangit, para tayo makapag-move on kapag tayo naman wala ng mahal sa buhay. Malaki ang maitutulong. Pangatlo, maging masaya para sa ating mahal sa buhay. Diba? Kapag nawala tayo ng mahal sa buhay, sikapin natin alalahanin ang planong ating Ama sa langit para sa kanila. At na makita natin silang muli someday. So, be happy. Parang ano lang, babakasyon lang sila saglit, susunod din tayo. Maaari tayong maging masaya para sa kanila dahil hindi na nila maranasan pa ang paghihirap sa buhay nito. Diba? Kumbaga nagpapuhay na talaga sila. Pahinga na ang kanilang panlupang pangatawan. Masakit ang hindi na sila makasama sa buhay, pero maaari natin asaming makasama silang muli. Diba? Pagdating ng araw na tayo naman ang sumunod. Makasama natin sila. So, maging masaya tayo. At least nakapagpahinga na ang ating mahal sa buhay. Then, next, mahal ng Diyos ang ating mahal sa buhay. Yan lang yung ating isipin. Kahit sabihin natin, pinakamakasalanang tao pa yan, once na lumisan yan, mahal yan ang Panginoong Diyos. Lalo na si Tatay Bebe, naniinalay niya ang kanyang buhay, no? Sa pag-serve sa Panginoong Diyos sa mga panahon, lalo tigit nung siya yung nag-retire. Kumbaga, hindi na sayang yung kanyang time na lagi pa siya dito kasi nga, pinaglingkuran niya ang Panginoong Diyos. So, kahit mahirap para sa atin na magdalamhati, ang plano ng kaligtasan ng ating Ama sa Langit ay makakaalim sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sa balang araw, makikita natin muli si Tatay Bebe. At tandaan na ang buhay dito sa lupa ay napakaikli lang para tayo ay mapatunayan at masubukan, di ba? Kailangan natin ang Ama sa Langit, mahal ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay. So para sa mga hindi pa nanampalataya, ang kamatayang physical ay wakas
na anumang pagkakataon upang tanggapin ang biyaya ng kaligtasang inaanap ng Diyos. So kung paano tinakda ng mga sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang pagdubukom, sabi sa Hebreo. Para naman sa mga mananampalataya, sa may mga Panginoon sa buhay, ang kamatayan ay patungo sa presensya ni Kristo. At yun yung assurance natin na at least si Tatay, andun yung assurance niya na sa presensya na siya ni Kristo. Diba? Palad nga si Tatay eh, kasi andun na yun talaga ng pahinga na siya sa tanan. Isip, physical, tanan, no? Kapahinga na siya, tayo, magpapatuloy pa yung ating lakbayan sa mundo. Sabi nga, sabagkat ako'y nagigipit, masabila akong may nasang umalis na sumama kay Kristo. Sabi yan ng isang manunulat sa 2 Corinto. So, totoo-totoo ang pangakong pagkabuhay na magmuli, sabi sa Bible yan eh, para sa mga mananampalataya. Kaya't inilalarawan ang kamatayang physical na tulad lamang ng pagtulog. So, isipin natin, tutulog lang sa Tatay, gigising din siya dyan pagdating ng araw. At lahat tayo, matutulog at matutulog din. At pagdating ng Panginoong Diyos, lahat tayo gigisingin. At nandun yung paghuhukom. At magkikita-kita tayong muli. Naghihintay lamang tayo sa panahong iyon kung kailan. Diba? Kaya sabi nga, papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Sabi sa Revelation 21:4. So ang kamatayan ay bahagi ng plano ng Diyos. Diba? Kapit na po ako. Nahirapan tayo minsan sa buhay ito, di ba? Sa buhay na ito ay may mahirap. Talagang andyan yung sakuna, yung COVID nga lang, how many years na? Halos, di ba, na andyan, hindi na natapos-tapos. So andyan yung kahirapan sa mundo, hindi yan mawawala. Pero lalahalin natin na ang kamatayan ay bahagi ng plano ng Diyos sa tao. Walang tao na nilikha ang Lord na internally buhay. Lahat tayo ay dadako sa kamatayan. Una-unahan nga lang talaga tayo. Una-unahan. Sabi sa mga 1 Corinto 15:51, narito, isasaysay ko sa inyo ang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kumbaga, natutulog si Tatay pag nagising siya dyan, bagong tao na siya sa paningin ng Panginoong Diyos. Bago na ulit na Tatay Kudera. So tayo din, pag natulog tayo, sabi ng Panginoong Diyos, babaguhin tayo once na tayo gumising sa takdang araw. Sabi sa 1 Corinto again, sa isang sandali, sa isang isang mata, sa huling pagtunog ng pakat, sa pagkatutunog ang trumpeta at ang mga patay ay mabubuhay muli. Sabi doon, at tayong lahat ay mababuhin. Sapagkat kinakailangan na ito may kasing o kasiraan na magbihis na walang kasiraan, at ito rin may kamatayan na magbihis na walang kamatayan. Kumbaga, pag namatay tayo, pag nagising tayo muli, magbihis lang tayo, parang kung tayo nagpalit ng damit pagdating niya Hesus Kristo. Diba? So kung paano tinakda sa tao ang mamatay o ang kamatayan, ay gayon din tinakda ang paghuhukom. So lahat tayo, yun nga lang, blessed lang yung mga nauna sa atin, no? Kasi lesson na yung kasalanan ang magagawa nila eh. Kumbaga, lahat tayo, hukuman ng Panginoon, hukuman tayo, i-judge tayo ng Panginoon Diyos pagdating niya. Tayong buhay pa, the more na nabubuhay tayo, the more na nagkakasala. Diba? Parang humaba yata, ilistahan natin sa langit. Pero si Tatay, maging mauuna, lalo tigit, yung minsan mga sinakukunan pa. Diba? Hindi pa na sila nabigyan ng chance, o hindi na naanuan ng chance pa na magkasala sila na marami. So, tayong buhay, marami pong pagkakasalang magagawa, pero sikapin habang buhay ay medyo buwas-buwasan ang listahan natin, no? Para kahit pa paano, kahit buhay tayo, pagdaharap-harap tayo sa Panginoong Diyos, hindi tayo matabunan o ng listahan natin ng pagkakasala. Pero itong mga nauna, blessing talaga. Kaya sinasabi, magalak tayo instead na magdalamhati kapag mayroong lumisan na mahal natin sa buhay. Kasi isang privilege sa kanila makapagpahinga, lalo tigit ang hindi na matinsala pa ng kasalanan ng kanilang physical na pangatawan. Sabi sa 2 Pedro 3:9, hindi mapapaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng paglilibang o ipinalalagay ng iba, kundi mapagpapanuhod sa inyo, na hindi niya ibig sinuman ang mapahamak, kundi yung lahat ay makipagsisi. So ang Panginoong Diyos, hanggat buhay tayo, hinihintay niya na magsisi ang mga tao sa kanilang pagkakasala at tanggapin siya bilang Panginoong tagapagligtas. Kaya bang buhay pa tayo, give our all best ba? Lahat ng pwede nating ibigay para kahit pa paano ma-acknowledge natin ang Panginoon sa ating buhay. Kasi sabi nga, ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Kaya mapahad yung mga taong naanang ginoon ng mga namatay. Okay, and yun yung assurance na
makasama nila ang presensya ng Panginoong Diyos. At huli yung ibilin ko po sa buhay sa atin, ibig ng Diyos na ang lahat tayo ang maligtas at magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan malaman ng tao ang mga katotohanan sa salita ng Diyos upang sila ay makapagsisi sa kanilang kasalanan at maling paniniwala habang tayo ay buhay pa. Kung tayong lahat ay nakapaloob sa plano ng Lord, tayong lahat ay nakapaloob sa sumpa ng kamatayan, tinalo na ng kamatayan na yan at ng kamatayan ng pagkabuhay ni Jesus Cristo, diba? So lahat tayo ipiligtas naman ng Panginoon sa curse ng kamatayan, physical at spiritual. Pero nawa sa harapon na ito, lahat tayo assured tayo na naang Ginoo sa ating buhay. Diba, assured tayo na tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas kasi sabi sa Bible mismo, sa pintuan ng langit, walang ibang susi kundi ang pangalan ni Jesus Cristo. Kaya napakahalaga na kilalanin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kanya-kanya man tayo, hindi natin pwedeng ihiling sa Panginoon na tulad ng mensahe ni Medyo nakaraan, si Abraham tsaka yung patandang mayaman tsaka si Lazaro, diba? Hindi na natin pwedeng sabihin na pagpapabawa, Panginoon, pwede po bang yung aking anak? O Abraham, yung aking anak, hindi ko nakakilala sa'yo, pwedeng ano, sabihin mo siya na ganito pa rin, hindi siya mapunta dito sa impyerno, tugad ko. Wala na mga gawa, yung sigaw natin ang ganyan. Kaya habang buhay pa tayo ngayon at may pagkakataon pa na magsisi, kilalanin ng Panginoong Diyos bilang Panginoong tagapagligtas at maging mabuting tao, ay gawin na natin. Diba, huwag natin antayin na may lumilisan bago pa natin ma-realize na, ay teka, ano ba yung buhay na meron ako? Diba? Habang buhay pa tayo, sabi nga, pahalagahan. Kasi once na tayo namatay na, or once na may mahal-mahal sa buhay tayo namatay, di na nila marinig. Okay na kailangan nating humingi ng tawad, humingi na tayo ng tawad. Diba? Huwag na natin antayin na kung kailan wala na siyang buhay. Kasi kahit anong lumuha pa tayo ng dugo, hindi na tayo nila marinig. Nandun na sila sa kabilang mundo. Kaya habang buhay, sabi nga, kung kailangan mo sabihin, I love you, mahal kita, tatawad, or anything, do it na. Kasi parang nasa ano tayo, alam nyo yung tik-tak ng oras. Sa ganyan ang buhay natin everyday, di natin alam. Kaya minsan mabibigla na lang tayo, di ba, may mga namatay. Nakita lang natin ng isang araw, biglang namatay. May kailangan ka pa lang sabihin, di mo nasabi. Kaya sa kamatayan, mayroon ding magandang blessings na hatid, no? Dahil nai-evaluate natin yung sarili nating buhay. Na buhay pa ako, buhay pa yung magulang ko, buhay pa yung kapatid ko. Baka anytime, hindi ko na siya makita. So, anong gagawin ko ngayon? Diba? Kaya naalala ko isa kong kaibigan bago umalis. Hindi kami gano'n nakapagpaalamanan kasi sobrang namamadali. Pero bumalik talaga. Sabi ko, ba't ako bumalik? Sabi niya, eh kasi hindi ko assured kung baka sa daan mangyari sa akin. Hindi na tayo makita. Sabi niya, ganyan, kaya gusto ko magpaalam na maayos sa'yo. Ingat ka. Yung gano'n ba? I love you. Yung gano'n na siya. Sabi ko, oh nga, no? Minsan parang isipin natin parang nakakatawa. Pero totoo nga naman, every now and then, pahalagahan. Lalo tigit kapag alam natin at may mga tao na nagpapakita ng pagmamahal, pagkalinga sa atin, magpasalamat na. Kasi pag namatay na sila ng ganito, di na nila maririnig yun eh. Diba? So, tayo na lang ang makakarinig na sasabihin natin sa isa't isa. Pero si tatay, sa presensya na siya ng Panginoong Diyos. Diba? Kaya napakahalaga na habang buhay pa, sabi nga, iparamdam na, gawin na, yung mga bagay na kailangan natin gawin. Nasa ganun, walang regrets, walang pagsisisi at the end. Kaya sa hapon na ito, kulihin ang Panginoon sa buhay ni tatay, din nakita natin, tulad ng awit kanina, tagpuan natin si tatay na tapat na sa Panginoong Diyos. Up to the last breath niya ba, sa huling pagkakataon, naging tapat siya sa Panginoong Diyos. At ang mga ganito naman, nakapagpaalam siya na maayos sa atin, last anniversary. Yung talaga yung isa sa huling pinagpapasalamat ko na nakita ko siya. Diba? Kaysa makita ko siya sa ospital o saan man nahirapan. At least, masaya ang alaala ni tatay ang nakita. Kaya, sarap ko na ito. Salamat sa Panginoong Diyos dahil lahat po tayo dito nagmamahal kay tatay ay alam natin na ang Panginoong Diyos ay mag-aalip po sa atin. Lalo tigit kay Mia. Salamat po, pray. Yung itong napabinawan ka karapat na ah. Naging natatong na dili ka tumulabay ng kawang sa tagsa ka kinabuhi. Kung dili pagpapilin ka to sa itong kasing-kasing aron na himuon na to katong gabay sa atong kinabuhi sa tanan niya pag so sa katapusang awit atong awiton ang
kung ang trumpeta sa Diyos na natin. When the trumpet of the Lord shall sound. Diyos mapate oras tapos na. Kabon-tabon doon alayon magdanag. Kung ang mga linuas magkita naon ka dito. Kung tago naman ay dito to ako. Kung tago naman ay dito naman ay dito. Kung tago naman ay dito to ako. Awit nga kung iawit ka ng taklas. Nagkatawa ko na abriya na unya ang itawag Book of Life diin nasulat ang nagsapagsala ko karamalan. Ang tanan na itong nabuhat ilit kalimutan, di ka magayon niya, huwag ka na itong mabuhat sino. Kaya may balaanan sa Diyos ang tanan. So, taro pa lamang, nanginang ka kung na iandam na nato ang ating matakinabugi sa panahon na mutuktok ko niya ang katapusan natong kaaway mo o ang kamatayon na di na po mutuktok. So, nagroo ako karong nataglao na nakaangkong katapusan kapag laong. Pag laong na naalaman niya. Alam ko pa. Labing gamhanan ng mga Diyos. Daghang salamat tungod kay ikaw ang nagtawag ka na. Daghang salamat tungod kay nikuha mo kami gikan sa kangit-ngit o gibutangin mo kami sa kahayag. Salamat tungod kay nakaambit kami ang kinabuhi na napahiluna diha sa imong kagalingong kabugot o katuyuan. Kung karong mga takna, o Diyos, nalipay kami tungod kay ikaw ang among kauban sa tanang takna sa aming tinuod. Salamat usab sa saad na gingon ni Apostol Pablo. For me to live in Christ and to die is Christ. Kung karong mga takna sa kahapuno ng Diyos, ihaton na namo si Bibi gatos iya nga temporaring ulian. Ako nagaampo para sa maunin nga pamilya nga anaa karon nagatuban sa kamingaw sa ilang hindi sa pinag. Apan salamat kung kay anaay Espiritu Santo na may anihin sa kalibutan aron na katungtanan ng mga tao nga nakaangkon o kagulanan imo silang dipayon. Sumipayon mo ang default families of Kudera. Mga igsoon,
mga pag-umangkon, pagkuban pa nilang mga relatives sa ilang kinabuhi. Karuntak na Ginoo, nakit-an mo ang amo matagpagbati karong mga tagpagbati. Nasukod mo ang amo na kinabuhi kaya sa mga naginaot ako o Diyos na ako mapag-abot. Nasa maabot ng mga adlaw o Ginoo, dili man kami magkita si baby na inikalimutan na tungod kay estranghero naman kami. Apan usa ka butang o Diyos nga akong paningkabutan. Nasa maabot ng mga adlaw, magkita kitang tanan dito sa giandam sa Diyos na kinabuhi o walang katapusan o langit kaya dyan. So, makalay akong bugtong na kalipay ng kalibutan, madilim na kalibutan. Tabangan mo kami, Ginoo, dig-unong mo ito ni kanunay, kubansan mo ito, aron nga dili kami na kinusara sa panaw na mong Kristuhan ng Diyas sa mga. Karong atak na sa kahapon, ako lamang dikumit ang tanandya kanino, nga dili mo kami, Ginoo, pasagdan. Kundili, imo kaming agapon, imo kaming ligunon, imo kaming ubanan kanunay, asa man ikaw, tuwa ko sa akin. Hinintanan akong itugyan gilauman ng nasabi. Sa pangalan ni Jesus, nga mong Ginoo o manunas. Amen. Mayong hapon sa sometimes I just don't know what keeps me in your love, why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. Feel I'm not what you might call a worldly Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget.
is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And when you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, then you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkaganyan. Lumulutang
nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sumusuko, konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa at iniisip na matulog. Song that would never ever end.
how I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I'd pray for her even more than me. I'd pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Again, who am I that the
voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Because of who you are.